may bagong shade ang Blacklist International. Hopefully, makakuha nga sila. Makikita natin yan ngayon sa ating draft. Echo will go to the blue side, Blacklist on the red. There you go. Wala pa rin ba ng Cho na minention ni TDZ? Any specific thoughts sa nangyayaring heroes? Ayun na, bina na pala. Ito na. Third ban na nila, nirespeto na nila. Thoughts on, oh, yan na! Uy! Si Mr. Tusok is back. Nako, alam mo, minsan nakaka-hype talaga eh kapag ano eh, no? Kapag fan ka talaga ni Carl TZ at ng buong journey niya at kapag alam mo na napipiliin na yung Lancelot. Meron ka bang napapansin OSX sa running draft lately sa mga napapanood mo ngayon? Echo, kasi they are also trying to gauge kung sino kalaban nila. In times na gumagana kung gano'ng pwedeng aggressive yung lineup nila, minsan kasi on how the team reacts sa kanilang drafting, dun sila mag-react back, trying to deny the signature comfort picks ng bawat player na yon. Mm-hmm. At the same time, they adjust on what matters. Yun nga eh, nag-adjust na din sila because of the Eve. And because of the Paquito, tumapat sila. I like the Paquito pick na, na makikita natin this time. Kasi kung iisipin mo, TDZ and OSX, yung Paquito is probably a flex pick pa. Yeah. Para sa side ng Blacklist. It's either going in the hands of Edward or pwede rin kay Kivier. Mm-hmm. Gusto ko actually makakita dito ng pure assassin hero para kay Kivier na, I think, I'm not really sure kung nakakita na tayo, pero nakita natin yung Olus niya, pero yung mga Ling, yung mga Lance, hindi pa eh. Wala pa, hindi niya pa nilalabas eh. Mga Hayabusa, di ba? Yes, tingin ko dito, nasa mga comfort din to ng mga players eh. Mapansin natin na merong mga players na assassin type, mga, di ba, mga H2, mga ganun players. So, tingin ko bagay ito kay Kivier dito yung mga fighter, but I really wanna see na mag-assassin siya. Pero, adding to what you mentioned earlier, Manjin, no, yung sa Paquito, para siyang mind games eh, na hindi mo dapat hindi mo pwedeng i-conceal yung, or i-reveal yung sariling strategy mo. Oh. And this is one of the best heroes na pwedeng gawin yun. Yung mga flexible na pwede mo ilagay sa gold, okay, sa jungle, sa XP lane. So tingin ko magandang strategy rin to for Blacklist International. Oh yeah. To compliment din, Manji, sa sinabi mo dito na we have seen a different shade ng black. Sabi nga, this is a new formula na nakita natin na nag-ling si Kivier sa debut niya. And one thing na that black doesn't specialize or hindi mo na ini-encourage na mag-assassin sa lineup nila, it's because of Oh My Venus dati na siya yung nagsusupport or nagiging healer ng team. Mm-hmm. But now, they're not afraid of trying something new. Paren, nako, yes. Eto na, nabanggit mo na yung healing, pare. Nabanggit mo na yung healing at finally, nakita natin muli. 3-9 ang Blacklist to nung day 1, the Matilda. And now, they're trying it again. The Rafaela. Medyo familiar for sure sa atin to lahat. And ito yung nakakaabang talaga dito. Echo is an aggressive team. But now you have a Rafaela, an Eve, and then a Paquito. Lalaban sa bilis at lalaban sa healing. So ano bang ibig sabihin nito? Iiwas ba ang Blacklist sa pagiging aggressive ng Echo? Johed ang magiging tank nila ngayon. Isa kasi dito sa playstyle ng Echo na napapansin ko is aggressive sila sa early game eh. Ang bilis ng snowball potential at yun yung reason kung bakit nakakuha sila ng mga 9-minute games, mga less than 10-minute games, kasi nakukuha nila yung early game. So, ang tansya ko dito sa Blacklist International, what they're planning is sasabayan nila yung init, sasabayan nila yung momentum ng Echo. And one of the reasons why or nag-e-enable para magawa mo yung successfully is the Rafaela pick. And combination with the Paquito, so iikot at iikot lang din yan. Para sabay, kasabay siya sa movement speed every time na may blessing. Plus, every time na papasok sa'yo yung Lancelot, papasok sa'yo yung Johed, hindi kayo mapaburst agad. Yeah. You need extra damage. And this is probably one of the reason kung ba't nag-respect ba na rin yung Blacklist ng Sicilian at ng Veil. Dito na lumalabas yung drafting prowess. Respeto to para sa Echo. Respecting the hell out of Kurt Tizzy, the last airbender. Grabe naman kasi yung Veil niya. Grabe naman din kasi talaga yung Veil and yung combo with Yawi. But look at this, Karina pick para sa Blacklist. Karina, one of the signature picks din to, either one na nagamit to before from M3 or nung MPL Season 9 na naging beneficial to kung paano nagiging mas mabilis ang pag-clear ng jungle against a Lancelot. One thing na pwede nilang i-deal or parang i-capitalize on is the rotation. Since may Rafaela sila, with also the true damage na pwede ibigay na isang Karina, meron ngang one hit pwedeng hold or counter dito from a Johed and a Yuzhong. Pero naman, kung hindi nga mapipigilan dito ang isang Karina with a backline support of a Rafaela, walang uwian to hanggat kaya pa ito todo nila. I think walang ang uwian ang gusto ng Blacklist International. You have a lot of zone potential. The Paquito can deal a lot of damage. But there you go. Speaking of damage, wow,
the mage. That is the mage. Eudora for Echo from the last Ember Airbender mula ngayon Lightning Bender naman. Kurt Dizzy, another damage type mage utility backline to combo up with Yawi. Halos same formula. Yeah. Para sa side ng Echo, how dangerous is this combo? Well, dito sa combo kasi ng Echo, mapapansin natin ang dami nilang burst potential. Meron silang physical burst galing sa Lancelot and also Eudora with the magical burst. One of the reasons why na nag-Eudora sila sa second picking phase is kasi pinili nila yung Karina. Ang Karina, yung blade, yung Dance of Blade niya, yung first skill niya, only deflects range and melee attacks pero yung prone siya sa mga magic damage. So yun yung plano ng Echo, burst them out while yung glue naman is yung siya yung magza-zone, mag-help sa when it comes to preparation, when it comes to positioning sa side ng Echo. So I really love how Echo drafted sa second phase nila. Halos same yung sa Echo, pero ngayon nakita natin yung blacklist na medyo may shades of the last time na nakita natin yung championship form. A late game Alice, may Karina ka na assassin na ngayon na kayang sumabay sa bilis ng isang Rafaela. Plus, may Eve ka pa. So, medyo ube time ang datingan sa side ng kupunan ng Blacklist. They're still going classic kung paano nga nakilala ang Blacklist International with their championship moves. And with the last pick of an Alice, kailangan din nilang siguraduhin na yung last picks ng Echo dito ay naging effective din to sa first time na nag-debut din ang Echo with this super team. Nawala lang kasi Veil. Yun nga eh. Parang same pa din ang formula ng Echo eh. Comfort picks tayo. Kuha tayo ng mga ma-action eh. Parang sa side ng Echo, kailangan yung combo nila ng tank at yung mage. Mm-hmm. Kailangan yung combo na makakakill eh. Yeah. So every time na magjo-johed o show sila, kailangan yung mage, instant burst. Yeah. At isa na to, biruin mo, Eudora on Curtis eh. So let's see what's going to happen here. Kasi mukhang this time, susubok ang Blacklist International ng counter dahil nga dito sa Karina na to. But looking at the laning stage right now, mauuna ng bahagya si Carl Tizzy as Kevier ay na-delay lang ng onti. Onti lang naman. Kuha ng Lizard this time. Interesting dito kay Kevier na from taking the first objective, ay nag-invade siya dito agad sa side ng Lizard. Ng Lizard kay sa side ng Echo. So one thing dito na ginagawa also nila is they're also trying to contain the movement speed na pwede nilang ma-utilize now na pwede ding si Yawi mag-harass as early as level 2 na meron na siyang smart missiles, pwede silang pumatay. Na-mention mo kanina na kailangan mag-work ang combo pero if not, that will the time for Blacklist International to respond for a countermeasure. Napaka-interesting din kasi ng combo ng Johed at Eudora. One thing na maganda sa Eudora is yung passive, yung bouncing electric balls na definitely kapag ikaw ay Rafaela composition, once na mag-proc yung superconductor, magba-bounce yung passive na meron yung Eudora at may extra damage yun at magusto mo yun kasi tabi-tabi yung mga kalaban mo. Yun nga lang, kailangan ma-burst down mo sila. So magiging enough ba to sa side ng Blacklist? Remember, napakataas ng win rate ni Oheb lagi pagdating sa Alice. So magandang investment na naman para sa Blacklist International to. Maganda rin kasi yung Johed para kay Alice. Parang kung sakaling when it comes to team fight at gumamit siya ng Blood Oath, pwede niyang paalisin ka agad. Paalisin, no? Oo. Paalisin yung Alice. Yung Alice. Yes. And also, maganda rin siyang pang-alley-oop play. Since alam naman natin na it takes a little bit of range para makakuha ng burst sa side ng Eudora. But with that ejector, mas madali niya makakuha ng proper setup for a burst. Gem, para kay Oheb this time. So magsistay na siya dito, of course, sa kanyang lane. Ayan na. Na-activate na rin yung kanyang ultimate. Nakakuha ng turtle ang Blacklist International doon sa final engagement. Pero yun yung sinasabi natin. Nag-call ng go ang Echo as Echo will punish Rafaela. That is a mage for a mage. Pero Kevier right now, Shadow Strike sa mukha. 2-1 Blacklist International. Nakakuha ng turtle. Nakakuha pa ng dalawang kill. Haji, ang ganda ng follow-up doon gamit ang kanyang second skill and possibly ang ganda din ng timing ng pag-proc ni Kevier ng Shadow Combo. So that physical true damage penetration, hindi na kaya ni Yawi at that early stage dahil that was a trade na kailangan nilang gawin sa unang kill na ginawa ni Cartizzi. Maganda kuha ngayon ni Kevier. 2,100 on the gold, lamang lang na bahagya si Benny Cutie. At napaka-interesting noon kapag yung jungle ang malapit sa gold. Doong gold laner. So ngayon, magpupumilit ang Echo. Mag-force out ng mga skills. That is the Flicker.
na na-out para kay Haji. This is a better start right now for Blacklist International. Maganda yung kanilang farm. Mm-hmm. Lamang sila ngayon sa gold. At kukuha pa sila ng gold sa top lane. So clearly, medyo umaayos ang early game ngayon ng Blacklist. Yep, maganda nga rin yung ano eh, yung rotation dito ng Blacklist International, especially with Edward na nakakuha kaagad siya ng isang kill on top of his Festival of Blood. At nakokontrol niya kaagad yung experience gain nito ni Glue. Napansin natin na kapag nakakuha ng experience nito si Glue at sumama siya sa team fight, ang hirap niyang kontrolin. So that's one of the best ways to stop the bleeding para sa side ng Blacklist International. So ang kailangan lang ng Echo ngayon is makakuha ng pick up kasi sayang Ginny, yeah. Hindi sila nakakuha ng burst eh. Hindi sila nakakakuha ng yung mga amba ni Yahweh tapos instant kill eh. Yep. Naiiwasan eh. Isang beses pa lang nangyari yon. Kaya ngayon, nagzo-zone na lang muna si Yahweh. Ito rin yung makokomment mo sa Echo eh. Yung mga ganitong klaseng maliliit na bagay. Yung mga ganyang zone. But this time, Yahweh with the ejector pero buhay pa, of course. Ayun na nga, yung Thorn Throw sa buhay ko po para kay Carl. Pero bitin yung damage pa. Uy, si Kevin, buhay pa. Wow, look at that. Wow, kaya may tinatawag na healing galing. Dexstar saving Kevier. Kamuntikan pa nga ng gigil na si Carl Tizzy doon. On point sa pag-heal at pag-sustain doon ni Dexstar, right on cue kung kailan papasok doon si Carl Tizzy. Naging deadly doon, nagamit doon na Thorn Rose, kaso one mix, a Lancelot deadlier is makuha niya yung kanyang passive. Let's look at the Samsung Galaxy A-Series replay. Ano nangyari doon, TDZ? Muntik na nga na-burst dito si Kevier at sinubukan niyang iwasan yung Thorn Throws. Pero kita mo naman kung paano niya ginamit, hindi siya umatake after yung basic attack dito ni Carl Tizzy kasi piniwait niya ma-proc yung Blade of Dance, wow, yung Dance of Blades para maka-reflect siya ng damage. At ang ganda din ang sidestep niya na naiwasan niya yung Thorn Throws. Yan na kasi yung mga tipong Lancelot ka tapos ano eh, parang pass hands ka na din dapat doon eh. And nagla-Lancelot din kasi si Kevier. Plus, alam niya eh. May heal din mula kay Dexstar. So, medyo bumabalik ha. Parang bumabalik ang UB to the E strategy. UB to the E. Kailangan halukayin. Mm-hmm. Kaya ito na, dito natin nakikita ang Blacklist. Kevier and Carl Tizzy showdown showing the mastery of assassin heroes. Oh. Alam, pinapakita nila kung pwede nilang, kung paano nila gamitin at the right timing. Okay. Pero ito na ata, Manjin. Vintage Blacklist. 6 minutes in. Familiar sa atin itong sama-sama ng apat na kanilang ginawa. After nilang makita si Yahweh, biglang pop ng real world manipulation, pop agad ng mga skills. Ubi time na ba talaga? Tingin ko it's ubi time na eh. 6 minutes in na. At mapapansin natin na hindi nag-aaksaya ng cooldown si ito ang Blacklist International. Kahit si Yahweh, kahit alam nila na meron siyang pull yourself together, madali siya mag-respond. Every kill counts para lang makahabol at lumamang lalo sa net worth against Echo. This is Blacklist na nako. Mukhang yung struggle nila nung mga nakaraang araw ay talagang kakalimutan na nila. This time, lamang sila. Ngayon, tignan natin paano nila to makukuha. Nasa likod si Trimar. Yun na yung slam slam. Ayun na din yung ultimate. Nag-dragon na si Ben Cutie. Kevier ngayon. Nako, sinabunutan na wala si Kevier. Pero si OM nandun sa matang likom. Pero wala nang mana si Kuya mo, OM. Kaya naman lumalaman lang si Ben Cutie. Throwing blood out para kay OM. Pero stun. Double kill para kay OM. Makakapag-sidepon eye out. Pero okay. Carl Tizzy missing the Thorn Rose. As Trimar and Edward, nagbakbaka na lang. Si Kevier lang ang nawala sa side ng Blacklist at mukhang sila pa rin ang nakakuha ng panalo sa team fight na yon. Nag-back na rin ang kupunan ng Echo. Blacklist showing good positioning kung paano hindi makakapag-set up ang Echo na hindi ma-penetrate ang forces ng depensa ngayon ng Blacklist International. Clearly, hinintay sila dito gumamit ng resources at that was the time to strike. Yes, wow. At nakita rin talaga ng Echo na after magamit yung reward manipulation ng Blacklist International, si Trimar Tizzy, zinone out niya lahat yung members ng Blacklist. But unfortunately, nakakuha pa rin sila ng pick-off. And Blacklist International, really on point, sabi nga ni OSX sa kanyang positioning at mukhang makakuha naman sila ng isa. Yun nga lang kaso, nakapitas ang Echo. Gusto ko lang sana din sabihin sana na wala nang laning stage. Nasa mid game na tayo na kung saan puro team fights na to, makakakita na tayo kasi pumipilit yung Echo TDC. At ngayon nasa 8 minutes na, kumusta na yung mga items kaya natin, pare? Makita natin dito Blacklist International talagang kinakapitalize nila yung nangyari ng early game aggression sa lahat ng mapa. Yung duo ng Dexstar and Haji plus Edward nakikita na rin na nararamdaman na rin ng Echo because of the pick-offs. At with that,
numamang kaagad ng bahagyang net worth dito yung Blacklist International transitioning into the items later on. May flank na gagawin si Edward doon, pero finake! At naku, ganda ng ejector! Pero yung system parang kibiyan, pero hindi enough. Yung dragon ay lumilipad lang. Yun nga yung sinasabi nating flashy plays para sa Echo. Kung hindi kami pwedeng sumugod, sugutin nyo kami and Yawi with the perfect ejector. It's the combo na kailangan gawin ng Echo. Dahil dito, the combo counts for each kill na pwede nang gawin sa Blacklist International. Could be an advantage, pero sa late game pwede maging disadvantage. If that combo doesn't work, that's where Blacklist will take you from that weakness. At nalaman din ng Echo na hindi na ata gagana yung combo natin ngayon. Hintayin natin na sila yung lumapit at ejector natin doon sa tower. Yun nga lang, going back, mauuna at mauuna talaga si Yawi. Kaya sabi ng Blacklist, hindi pwede Yawi. Sabi nga na yung OSX dito, hindi mo pwede gawin yung combo na yun. Yep. Kailangan nyo lang lagi ng reverse combo. Reverse combo ang ginagawa rin dito ng Echo. And also Blacklist nag-respond din naman. But mukhang magkakaroon dito ng fight sa may Lord Cave. May hile. Let's see. This is a Lord. 12k HP on the Lord. 3 mark pumasok ngayon. Ayun na. Yung split ni sinabunutan si OM. Pero ang tusok ng pinash ay makakuha ng Lord this time. Pulado si Oheb, pero meron siyang ultimate. Nagsama-sama na ang Blacklist. Healing galing para kay Dexter. Carl TZ, ginamit pa yung crab para makamag-dash out. Iniwan niya na lang si Benny Cutie. Pero ayun na naman yung ejector. The reverse combo para kay Yawi. Yawi, charge out. Pero naku po, mag-aabol pa pa ang Blacklist. Edward Balboa! Kamuntikan pa si Carl. Buti na lang kamo, my Lord ang Echo. But man, finally, Blacklist. Nakakakita na tayo ng bahagyang hope. Lamang sila ngayon sa pag-control ng map. Ito ang inipon nilang lakas para makabawi sa mga pagkakamali nila on how they started this new code. Blacklist International showing us another classic from the books na pwedeng gamitin. From the books talaga eh. Hindi naman kailangan ng bagong code. Gana naman tong code natin talaga eh. Parang pinatch notes lang eh. Oo, in-update lang. And actually that, looking at the current situation, kahit sabihin natin na lumalayo ang lamang ng Blacklist International, Echo naman nakakakuha na siya ng unting-unting items dito kay Carl TZ. Almost finishing the endless battle, and also Carl TZ with a genius wand, enough na rin yung timers niya sa COD para makakuha ng burst. So tingin ko, Echo, kailangan lang nila makakuha ng magandang pick-off. Tulad niya sabi ni Manjing anina, si Yawi ang kailangan tignan at maging priority dito ng Blacklist, and siya rin ang magiging priority dito ng Echo na makakuha ng info. Si Yawi at si Kurt. Si Yawi at si Kurt. But then again, para sa player damage, Edward and Haji ang nangunguna. Pero gusto ko lang din sabihin, TDZ, si Oheb, 204 sa ngayon. Katulong ni Yawi at ni Edward, wala pang deaths yung MB3. So, naka-mode ngayon ang tatlong MVP ng Blacklist. Let's see kung kaya nilang dalhin ang laban na to. Kaso inapat na bati ko ata si Edward. Tatlong ultimates ang nagamit doon ng Echo to take down on one. But Blacklist prioritized natanggalan ng isa pang or pangalawang tori ang Echo trade para magkaroon ng magandang trade and also control of the map. Trade yon. Okay, so away ng Echo, na dangerous na tong tatlo. Dangerous na tong MB3. And ngayon, ang ginawa nila kanina was to take a 4-man gank and then create space. Kasi they know na pwede magsama-sama anytime ang Blacklist at lugi sila eh. Kumbaga pag nagsabayang pagbigkas to, team fight Royal Rumble, lalamang ang Blacklist dahil sa huli healing eh, di ba? Yep. Ito yan. Okay, tingnan natin. May laban na magaganap. Yun yung winter dash na ginamit ni Oheb. Pero nasa likod ngayon si Dreamer! Superstar! Napan nyo na sa Dreamer! Meron wala si Dreamer dito. Then sets down. Habang ngayon si Edward, sumasabak-sabak na lang. Uppercut, in-uppercut yung Dragon! Si Carl TZ, wala siyang matutusok. Edward Balboa, inapat nyo pala ako. Pwes, i-uppercut ko kayo. This is Blacklist winning that team fight 2-1. Upping the level and upping the code. Naging magandang precision ng timing kung paano na-counter doon ang pag-initiate ng Echo. Inuna naman nila si Kevier, but that was 3 Martizi and Benny Cutie na magiging casualty in the side of Echo. Ngayon mukhang ang Blacklist International makakuha na magandang pwesto in taking this Lord. Yep, at gumaganda na rin talaga yung items dito ng Blacklist International. Kahit si Oheb, malapit na siya sa kanyang Winter Truncheon. At kapag nakuha na niya yung Winter Truncheon, mas dadagdag lalo yung confidence ng Blacklist International to win
or to play aggressively, especially meron ng objective sa harap natin. Pwede naman pala gamitin pa din. Carl Tizzy hindi na makalapit. Nagtatabi-tabi na ang blacklist si Trimar din. Eto na. Nako po. At nako po, nandun si Curtis Tizzy na likod. Okay, nawala si Edward dito. Napakaganda ultimate para kay Kurt. Pero meanwhile, sino makakuha ng Lord? Si Kevier. Kuya Kev. Dexter will also fall down. Susugod ba? At tusok ng Pinas. Phantom Execution tusok. Flicker out para kay Aji. Void Crystal Slow. Flowing Blood kay Oheb. Tumakbo ang tatlo na blacklist. Oh my! Anong nangyari doon? Pati ako nalito na sa teamfight. Sobrang aksyon noon. That's a very nice zone. Ang nangyari dito is yung Echo nakipagpalitan ng sapakan dito sa Blacklist International near the Turtle Cave. Kasi ganun ka-crucial yung next Lord dito kasi Luminous Lord na siya. Mm-hmm. Kailangan ng dalawang teams na ma-push or ma-destroy lahat ng outer turrets para mas maging successful sila sa pag-engage. Lalo sa Blacklist International, may hilig sila sa teamfight at kailangan nila ma-clear out lahat ng mga outer turrets para mas maganda yung position dito ni Haji. Pero ang sabi naman ng Echo, sige, mag-reply tayo. Kukuha tayo ng pick-off hanggat kaya natin makakuha si Yawi ng isang ejector. Grabe. But with the burst, parang ano eh, sinasagot ng Echo yung kulang nila, yung lock nila sa AOE. Yun nga eh. Parang may mga times na nga din na pinipilit na nina Trimar, pero ay! Oh! Nagkamali yata na pandasungan din kasi Trimar. Nandun si Naoe. Na. Nag-pop. Pero ito yung Black Dragon. Si Oe ang target ngayon. Binaburst down si Oe. Ay! Tinamaan na sunod-sunod na itlad si Kuya Oe. Aba si Carl Tizzy na dito na. Haji, tumatakbo na din. Carl Tizzy, he smells blood. Ay, nasa Oy! Loob na kumampina siya sa blacklist. Oy! Oh, no! Boy pa. Lumamang ang tusok. Ang tuso ng tusok ni Carl. Echo with the right target at the right time. Tatapusin na ba nila ang laban? This was all blacklist from the beginning. Pero sabi ng Echo, hindi na pwede yung code ninyo. 1-0 para sa Echo. The reverse combo ginamit sa Blacklist International. Naging patient ang Echo to strike where it's hot. Echo Philippines gaining that win. It was all Blacklist International. After the laning stage, that was Blacklist International. Pero perfect target na isa-isa nila. Parang... Yeah.